Dahil nga sa nangyari sa dalawang kababayan nating OFW na halos kakaalis lang papunta sa bansang Saudi Arabia, ngunit pagkatapos ng isang linggo ay nakakatanggap na ang pamilya ng mga ito na minamaltrato daw sila ng kanilang employer. At sa kasamaang palad, after ng isang linggo ay natagpuan silang wala ng buhay. Kaya dahil dito ay agad nang ipapatupad ng DMW at ng DICT ang app na magbumonitor sa mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na yung mga baguhan sa kanilang employer. Idinaing sa Senado ng mga kaanak ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Jeline Arguzon ang pagkamatay ng kanilang kapamilya ilang araw lang matapos dumating sa Saudi Arabia noong July 16. Ayon sa kapatid nito na si Winnie Joy Arguzon, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magpasak lolo. Ngunit hindi sila nakakuha ng agarang tulong hanggang sa malaman nilang natagpo ang patay na si Jeline sa bahay ng kanyang amo. Sa public hearing ng Senate Committee on Migrant Workers, kaugnay sa kapakanan ng mga OFW, paliwanag ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, dapat ay regulad na nasusubaybayan ng mga OFW, lalo pa sa mga unang araw ng pagsisimula nito ng trabaho sa employer. A week after sa deployment ng ating OFW, may tatawag sa kanya para mangmusta. Kung nangyari lang sana ito doon sa kaso ni Ma'am Jeline, baka buhay pa siya. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, may binubuo na silang application na mamomonitor ang mga OFW sa ibang bansa. Katuwang dito ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. If I'm an OFW, pag nag-report po ako at nasa Saudi Arabia po example, real-time po yung system ni OWA na makikita. There's a screen na nagbiblink po worldwide yung OFW. Nangako naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na agad itong ipatutupad kapag nabuo na ang mobile phone app sa susunod na buwan. Ang sinasabi ni USEC Dave, they are now here to bring in our OMS system, bring in the OWA system, and we are all under one application. Baka nga ito yung super app na binabanggit ninyo. So, ang maisasagawa po namin na Agosto ngayon, by October, Mr. Senator, we can present the program, the system. By October, yes. So it will be fully implemented? Yes, Mr. Senator. Plano ng DICT na bumuo ng Technical Working Group kasama ang DMW, OWA at mga recruitment agency para sa pagbubuo ng monitoring app para sa mga OFW. Pabor ako sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat may monitoring lalo sa mga OFW na baguhan. Okay naman ay dapat bisitahin ng mga taga-imbahada kung okay ba ang kanilang kalagayan. Ngunit itong app ang naisip ng DMW na solusyon dito. Ito yung app na binida ng OFW Party List kasama ang DICT, DMW at ang OWA. The OFW app is a one-stop app for OFWs wherever they are in the world. So, the benefits of OFW app, una muna, we have OFW services. Imagine ninyo, lahat ng OFW services na pwede natin ilagay dito, ilagay natin dito. Hindi mo ito kumpleto sa una, pero mabilis lang ang integration. Pangalawa, OFW protection and assistance. Pag may kailangan ng OFW, dapat sa app lang siya pupunta, may mag-respond agad-agad. Nandiyan ang OWA agad-agad. May kita niya agad-agad kung anong sitwasyon niya, anong problema niya, kung nasang lugar siya para mapag-assista siya. And other assistance. And then we have the OFW complaint center. Pag may issue, concern sa OFW, dapat maasikasa niya agad-agad. Hindi lang po pang OWA, pang DMW, pangarap na rin natin, pang DFA na din, pang PhilHealth na din, pang SSS na din, at yung mga kailangan pa ng ating mga OFW moving forward. So, let me present to you. So, OFW all over the world. So, ito po yung ating tagline sa OFW app. Ito po ay napakagandang idea at concept po na binigay sa atin ng ating mahalang congresswoman na magsina. Okay, so, ganito po yung benefits ng app. Una-una, OFW services. Siyempre, empowerment po ito no, sa ating mga OFW. Of course, yung safety at security ng ating mga mamamayan kasi sila po nagbibigay ng napakalaking tulong sa atin, di ba? Kasi about time na alagaan natin sila. Dahil sila po ako, naging OFW po ako.
mga 3 taon. So, napakasarap kong pakiramdam na partner po ako ng immigration dito kasi nalang-dalang ko ang problema ng mga naging OFW. Yung time saving... Sana itong app na ito ang maging solusyon sa karamihang problema ng mga OFW sa abroad. At sana wala nang iba pang kababayan natin ang mapahamak dahil sa pagmamalupit ng kanilang employer. At sana isama na din dito ang mga employer na hindi nagbibigay ng end of service benefits. So kapag nalaman ng mga taga-imbahada ang lokasyon ng isang OFW na nagreklamo, ay dapat puntahan nila. Dahil sa pamamagitan ng app na ito, ay malalaman ang lokasyon kung nasaan ang OFW or ang bahay ng employer. Dalawang Pinay OFW na halos kakaalis lang papunta sa bansang Saudi Arabia, ngunit isang linggo pa lang daw ay nakakatanggap na ang pamilya na sumbong galing sa mga OFW na minamaltrato daw sila ng kanilang employer. At after ng isang linggo, ay wala na daw sila. Magkaiba ang employer ng nasabing dalawang Pinay OFW pero pareho silang sa Saudi Arabia. At pinapalabas ng kanilang employer na cardiac arrest lang ang nangyari. Ngunit hindi naniniwala ang pamilya at ang DMW kaya magsasagawa sila ng autopsy pagdating ng mga ito sa Pilipinas. Nagpasaklolo na po sa Senado ang mga pamilya ng dalawang OFW sa Saudi Arabia na nasawi noong Hulyo. Bago kasi ang kanilang pagkamatay, ilang beses umanong nagsumbong ang mga biktima ng pangmamaltrato mula sa kanilang mga amo. At nakatutok si Mark Salazar. Sa Senado na humingi ng tulong ang mga kaanak ni Jeline Arguzon at Riolin Saison, dalawang OFW na namatay kamakailan sa Saudi Arabia. Gustong mabigyan linaw ng mga kaanak ang tunay na sinapit ng dalawa. Sa kaso ni Jeline, June 16 siya na-deploy sa Saudi Arabia pero isang linggo pa lang, nagsumbong na raw ito sa asawa ng maltreatment. Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya masama raw po ugaliin yung mga bata. Mula June 28, hindi na raw makontakt si Jelly ng kanyang pamilya. Kaya dumulog sila sa recruitment agency. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin, tumawag kayo sa MWO. Lumapit din ang pamilya sa OWA July 19. Nung tumawag po kayo sa amin, nandun na po yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kaagad yung si agency sa kanila. July 20, saka sinabing patay na si Jeline Arguzon dahil sa cardiac arrest. Huling ulat, as of this morning, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito, kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng katawan ni Jeline at buong-buo ang kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very, very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation. July 15 naman, huling nakausap ng asawa, si Riolin Saison. Lagi po silalak yung pinto. July 16, inulat ding namatay si Riolin sa natural death na hindi raw pinaniniwalaan ng pamilya. Kapwa suspendido ang lisensya ng recruitment agencies nila Jeline at Riolin. Magsasagawa raw ng sariling autopsy ang NBI sa oras na makauwi na ang labi ng dalawang OFW. Sa oras na may makuhang ebidensya, ang Department of Foreign Affairs naman ang hihiling sa Saudi government. Nakasuhan ang employer ni Jeline Arguzon at Riolin Saison. Sobrang nakakalungkot ang ganitong pangyayari. Yung nangangarap ka lang na makapangibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya, ngunit ganito ang kahihinatnan. Sana mabigyan ng hustisya ang dalawa nating kababayan.